Magandang araw mga ka-farmer. 10 days na po ng ating sibuyas ngayon, at tayo ay mag-spray ng fungicide protection sa mga fungal disease. Ang pag-spray ng fungicide ay isang mahalagang kasanayan sa paglilinang ng sibuyas upang maprotektahan ang pananim mula sa mga fungal disease na maaaring makabawas sa ani at kalidad. Ang mga fungicide ay tumutulong sa pagkontrol at pagpigil sa pagkalat ng mga fungal pathogens, at tinitiyak ang malusog na mga halaman ng sibuyas at isang matagumpay na ani. Sa gabay na ito, tutuklasin natin ang kahalagahan ng pag-spray ng fungicide sa paglilinang ng sibuyas, mga paraan ng paggamit, at pinakamahuhusay na kasanayan upang mapakinabangan ang pagiging epektibo. Kahalagahan ng pag-spray ng fungicide. Ang mga fungal disease ay isang malaking banta sa mga pananim ng sibuyas, dahil maaari silang humantong sa pagbawas ng mga ani, mabagal na paglaki, at mahinang kalidad ng bulb. Ang mga karaniwang fungal disease na nakakaapekto sa mga sibuyas ay kinabibilangan ng downy mildew, purple blotch, white rot, at botrytis leaf blight. Ang paggamit ng fungicide ay nakakatulong para maiwasan ang pagkalat ng sakit. Ang fungicide ay tumitigil sa paglaki at pagdami ng spore ng fungal. Maminimize natin ang mababang ani. Ang maagang pagtuklas at pag-iwas sa mga aplikasyon ng fungicide ay maaaring mabawasan ang kalubhaan ng mga sakit at maagapan ang mababang ani. Mga uri ng fungicide. Contact fungicide. Ang fungicide na ito ay bumubuo ng isang proteksyon na layer sa ibabaw ng halaman na pumipigil sa paglaki ng fungal kapag nadikit. Kasama sa mga halimbawa ang mga fungicide na nakabatay sa sulfur at fungicide na nakabatay sa copper. Systemic fungicide. Ang mga ito ay hinihigop ng halaman at nagbibigay ng panloob na proteksyon. Gumagalaw sila sa loob ng vascular system ng halaman upang i-target ang mga pathogen. Kasama sa mga halimbawa ang azoxystrobin at pyraclostrobin. Protectant fungicide. Ang mga fungicide na ito ay lumilikha ng isang hadlang sa ibabaw ng halaman at pinipigilan ang pag-usbong ng mga spore ng fungal. Kasama sa mga halimbawa ang mancozeb at chlorotalonil. Mga dapat gawin. Scout regularly. Subaybayan ang iyong pananim ng sibuyas para sa mga senyales ng fungal disease. Ang maagang pagtuklas ay nagbibigay daan para sa napapanahong intervensyon. Read labels. Maingat na basahin at sundin ang mga tagubilin sa label ng fungicide tungkol sa dosis, paghahalo, pag-iingat sa kaligtasan, at paggamit. Weather considerations. Iwasan ang pag-spray sa panahon ng mahangin na mga kondisyon upang maiwasan ang pag-anod at mag-apply ng fungicide kapag hindi inaasahan ang pag-ulan sa loob ng ilang oras. Record keeping. Panatilihin ang isang talaan ng mga aplikasyon ng fungicide, kabilang ang mga petsa, mga produktong ginamit, at mga rate ng aplikasyon. Ang pag-spray ng fungicide ay isang mahalagang bahagi ng paglilinang ng sibuyas upang maprotektahan ang mga pananim mula sa mga nakakapanghinang fungal disease. Sa pamamagitan ng pagpili ng mga tamang fungicide, pagsunod sa mga wastong pamamaraan ng aplikasyon, at pagsunod sa mga pinakamahusay na kagawian, ang mga magsasaka ng sibuyas ay maaaring magsulong ng malusog na paglaki, mapakinabangan ang mga ani, at matiyak ang mataas na kalidad ng mga bulb ng sibuyas para sa merkado o imbakan. Ang regular na pagsubaybay, matalinong paggawa ng desisyon, at responsableng paggamit ng fungicide ay nakakatulong sa matagumpay na pagtatanim ng sibuyas. Abangan niyo po ang susunod na update.